Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayaman dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Mawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaayaayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta, kaya Panginoo'y linggin, ang landas niya'y tahakin. Habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ang kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kaayaayang lira. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang lamparan, piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi na sila at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, nagpunta kami sa lugar na pinatitiktikan ninyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, saganang sagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak, sakop ng mga Amalechita ng Negev. Ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Hebuseo at Amoreo. Ang nasa baybay dagat naman at Hilog Jordan ay mga Kananeo. Pagkatapos silang magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin. Sumagot ang ibang tiktik, hindi natin sila kaya pagkat mas malakas sila sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila, higante ang mga taga roon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni Anak, buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami. Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinasasabi ko. Buhay akong Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Ang 40 araw na paninitik ninyo sa lupaing yaon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila dito sa ilang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Panginoong masintahing, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto hindi alumana. Ang kahanga-hangang mga ginawa mo kanilang nakita. Tugon. Panginoong masintahing,
ang bayan mo'y gunitain. Parang lingas kugon ang lahat ng ito'y kanilang nilimot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang sa Diyos. Habang nasa ilang, ang sariling hilig ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila at sinubok ang Diyos. Tugon. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat at tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Tugon. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya. Ang hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Tugon. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Humilang Diyos, hallelujah. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may, di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ang babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng anumang nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang inihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Ngayon po ay Miyerkules para sa 18th linggo sa karaniwang panahon. At sa narinig po nating kwento, ano po ba yung parang reaction ninyo no, doon sa ating narinig na may kananeya. Kananeya, hindi ito kumbaga kabilang sa mga lahi na pinili. Para bang, yung ganun po, no? Hindi ito mga Hudyo. Yung kananeya, kung napakinggan niyo yung unang pagbasa, ito yung isang lugar na ipinangako ng Diyos para sa bayang Israel. Pero natakot ang mga Israelita na pumunta dito dahil nga sa no, sa mga taong naroroon. So ngayon, itong isang kananeya ay lumapit kay
Jesus upang humiling para sa kanyang anak na sinasapian ng demonyo. Kaya po sinabi nga ni Jesus, no, sa mga sambahayan lang ng Israel ako sinugo. So ibig sabihin, hindi siya kabilang, no, itong kananeyang ito sa lipi ng Israel. Pero sa pagpupumilit ng babae, dahil talagang siguro, no, kapag ang ina ay, no, nakita niya ang kanyang anak na nahihirapan, lahat gagawin niya. No, lahat ay tatanggapin niya. Kaya nga sabi din ni Jesus, no, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Ganito nakatindi, no, yung pagtingin ng mga Hudyo sa mga Kananeya na hindi sila nararapat bigyan. Pero yun nga po, no, sa pakiusap ng babae, ng itong Kananeyang ito, para idulog ang kanyang anak na labis ng pinahihirapan ng demonyo. At nakita ni Jesus yung kanyang pananalig. Hindi man siya isang Israelita, pero nanalig siya kay Jesus. No, talagang tunay po yung sinasabi sa atin na kung sa panahon ng ating kagipitan, wala tayong ibang kakapitan kundi si Jesus. At siya lamang ang dapat nating kapitan. Kung kaya't hindi po siya binigo ni Jesus. Dahil sa kanyang pananalig, no, sabi niya, napakalaki ng iyong pananalig. At dahil dyan, ipagkakaloob ang inihiling mo. Wala doon yung anak niya, pero yung panalangin lang at pagdulog ng babaeng ito para sa anak niya ay ipinagkaloob yung kanya pong kahilingan. Pero marahil, no, tayo po ay inaanyayahan para mas makita din ang ating mga sarili. Mahirap po kasi yung kapag pakiramdam natin rights o kaya privilege natin yung ating mga hinihiling sa Diyos. Sa halimbawa nitong Kananeyang ito, sa harapan ng Diyos, wala tayong dapat na ipagmalaki o ipagyabang. O kaya naman, hindi tayo po pwede at hindi dapat mag-demand sa Diyos. Dahil kung tutusin, hindi talaga natin deserve ang tulungan, hindi natin deserve ang pakinggan ang ating mga kahilingan. Pero dahil sa laki ng pag-ibig at awa ng Diyos, kahit na tayo po ay makasalanan, Kanya po itong dinirinig. Ang pinakakailangan lang ay kung tayo ba ay handa ng manalig o manampalataya sa Panginoon. Ito yung atin pong dapat na pag-uugali, no, sa tuwing humaharap tayo sa Diyos. Makikiusap, napapakumbaba para sa mga kahilingan na, no, gusto nating idulog sa Diyos. Sa taong may pananalig, hinding-hindi ito matatanggihan ng Diyos. Amen? Binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hintil bilang isang bayan ng bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Ang atin pong itutugon, makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang simbahan sa lahat ng dako, naway maging daan ng habag, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, naway huwag tayong paghiwa-hiwalayin na mga walang halagang hadlang na galit at alitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga ina na naliligalig at lubos na nag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak. Naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-aalalay.
Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi o relihiyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway magbunyi magpakailanman sa makalangit na tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong ngalan at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kataasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kataasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Amen. Sama-sama nating dadasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.